palibasa, wala kaming mahanap na French macaroon na ang flavor sampalok at saka Quezon puti. Kaya kami na lang ang gagawa. Gagawa kami ng Quezon puti. Tsaka, ano ba yan? Sampalok. Sampalok. Order ni Mrs. eh. Mga magagawa ko. O siya, umpisahan na namin ha. Panoorin niyo ha, para matuto kayo ha. Mag-aaral din kami. Ano suot mo? Parang gatang lang mo ha. Ano yan? May coronavirus? Putol ako. Okay. Ang French macaron eh isang biskuit. Ang pagkakaiba ng biskuit na French macaron, hindi yung presidente yan. Eh yung French macaron hindi gawa sa flour tulad nitong biskotso ba ito? Biskotso. Ako, Bina. Ano man to? Ito, gawa sa arena, flour, sa madalas salita, trigo. Ngayon, may palaman. Yung French macaron, di ba? Ito, wala pang palaman eh. Walang pagkakaiba sa pagkain natin. Kaya lang, walang flour. Kaya, lalagyan mo ng palaman, kakainin mo. Ang French macaron daw, flourless. Tama ba? Mm-hmm. Okay. Gawa sa nuts. May nuts sa Tagalog. Nuts sa Tagalog. Mani. Mani. Okay. Pwedeng gawa sa mani. Kasoy. Almonds. Almonds ba yan? Hindi. Hazelnut. Hazelnut. Almonds. Almond flour. Sa madalas salita, kahit na anong nuts. May nuts sa Tagalog? Mani. Mani. Kahit na anong nuts, dudurugin mo, gagawin mong flour. Kaya, para na rin siyang flour. Kasi yung trigo, para nuts din yun. Ano ba yung trigo sa English? Oatmeal. O flour. Flour. Yun na nga. Arena. Sa English, trigo ng Tagalog. Wheat? Wheat. Galing na ni. Galing na Joseph Roth. Wheat. Kaya yung wheat, matigas din yun. Parang bigas. Pag dinikdik mo, magiging flour. Eto matigas din. Kaya pag dinikdik mo, magiging flour. Kaya imbis na flour, ito ang gagamitin natin. Kaya lang, almonds. Eh, walang almonds dito. Kaya kainin lang natin to. Kasi, ang unang-unang mong dapat gawin, mamili ka ng may nuts sa Tagalog? Nuts. Nuts, okay. Mamili ka ng nuts dyan, durugin mo. Lagay mo dito. Yan ang gagamitin natin, ha? Okay. Bahala ka, paano mo durugin? Kailangan mo ng martilyo? Hindi. Hindi, okay na yan. Go! Teka, ano yan? Ha? Ano yan? Pandurog. Sa bawang yan eh. Eh, pwede yan. Ayos lang yan. Ha? Ayaw. Nasira pa. Dugtig mo na maayos.
Hindi pwede to. Yoko niyan. Ayan, ayan, bulokan. Bulokan. Ito na lang. Ano siya? O, ayan. Okay to. Sige, tawagin mo. Dapat, martilyo. Martilyo dapat eh. Gusto mo martilyo? No. Okay na to. Pwede nga to. Dapat manipis na manipis eh. Tigtigan mo pa. Konti na lang. Kapagod mo yun. Tinodo mo, magiging peanut butter. Kaya titignan mo, ha? O sige, magdikdik ka ng mga 2 kilo niyan, ha? Ha? 2 kilo? Oo, mga 3. Kailan pa ako matatapos niyan? Ang susunod na sangkap ng French macaron ay itlog. Anong itlog sa English? Egg. Ngayon, paghihiwalayin natin yung egg yolk. Anong egg yolk sa Tagalog? Ayun na nga. Pula. Pula. Sa puti. Juicy fruit. Paghiwalayin mo to, ha? Try mo. Egg yolk. Egg yolk. Egg white. Egg white. Egg red. Egg yellow. Egg white. Yan. Yan, dalawang yan. Ang susunod. Next. Okay, ang susunod na gagawin, itong itlog na puti. Egg yolk. Egg white. Egg white. Egg white. Papabulain natin. Papabulain. Lalagyan natin ng konting tartar. Ano ba ito? Cream of tartar. Cream of tartar. Ano yung cream of tartar? Maasim. Ngayon, kung wala kang cream of tartar, lagyan mo ng kahit na anong maasim. Maasim na... Asim! Asawa mo, baka maasim ang asawa mo. Lalagyan mo dun sa itlog. Ano nagagawa nun? Kinaungkaw mo yung itlog na puti, egg white, magkakasalasalabit yung albumin niya, lalo pang magkakasalasalabit, malalagyan siya ng hangin dahil dun sa maasim, maasim ang cream of tartar. So, juicy fruit, kaukawin mo, lagyan mo ng cream of tartar, ha? Mm-hmm. Tapos lalagyan natin ng merengue. Merang. Sa English, merang. Sa Tagalog, merengue. Cream of tartar. Yung merang, 2 klase. Isa yung American na merang, asukal, lalagyan mo lang ng itlog na egg white, okay na yun. Kaya lang yung atin, iinitin natin. Iniinit yung asukal tsaka tubig, tsaka ilalagay dito sa egg white na binate. Thank you.
Ngayon, ito, mainit. Mainit to. Dahil kumukulo yung asukal na pinakuluan natin, di ba? Kaya pag hinawakan mo, mainit. Asukal na pangkaraniwang asukal, regular sugar, granulated sugar, dahil makapal. Ngayon, pag ito, dinikdik mo, tulad nung pagkakadikdik ni Juicy Fruit nung mani kanina, eh, mini piece, nagiging powder. Pag dikdik na dikdik, ang tawag nila, tawag nga rito, icing sugar. Confectionery sugar. Ngayon, pag hindi masyadong dinikdik, caster sugar. Kaya, depende sa dikdik. Ito, dikdik na dikdik, dinikdik niya kanina to. Kanina to, regular sugar, dinikdik niya, naging icing sugar. Pero, pare-parehong sugar. Ngayon, ito na ngayon yung flour nating dinurog ni Mrs. Dinikdik nuts. Niya kanina yung mga nuts. Okay. Ito ngayon, lalagyan natin ng egg white. Hindi namang white, yellow to eh. Egg white. Saka yung asukal na dinikdik, confectionery sugar. Para mabuo, para hindi naman masyadong hiwa-hiwalay. Ah, sige, Mrs. Gawin mo, ha? Depende kung egg white. Kalahati na. Oh, tama. Okay. Hahaluin ngayon yan. Ang tawag dyan ng mga French. Macaronage. Oh, tapos na, nahalo na. Asukal, kiniktik na mani, saka itlog na puti. Ngayon, lalagyan natin ang flavoring yan. Ang gusto ni Mrs. Quezon puti, ang palaman, kape raw yung biskwit ng macaron. Ngayon, bahala ka kung ano gusto mong flavor. Gusto mong kape, di kape. Di kape. Kape. Pagka gusto mong lagyan ng konting kulay, pwede rin walang kulay. Pero kung gusto mong lagyan ng kulay, di lagyan mo ng kulay. Ngayon, ang flavor ng macaron, marami. Pwede kang mag-fruit flavor. Bahala ka kung anong gusto mong flavor. Gagawin ni Juicy Fruit, coffee flavor. Coffee flavor. Yung food color. Brown. Kulay ng kape. Konti lang. Konting effect. Ayan na. Lasa ng kape na to. Yeah. Haluin mo ngayon yan. Halo ng halo.
Madam. Unti ang halo. Ano siyang champorado? Ganun lang ang paggawa ng macaron. French macaron. Bebake ngayon natin to. Gagawa tayo ng palaman. Yan. Wala siyang flour. Meron lang siyang mani. Ayos na to. Itong biskotso ng mga French. Isang puti, gawa sa gatas ng kalabaw. Ngayon, ito para mozzarella. Liit naman ito. Ang problema nito? Puro dahon. Okay, liit naman ito. Parang pandarambong to ah. Okay. Macaron. O yan. Isang puting macaron mo. Sweetheart. Ako muna ha.